Naranasan mo na bang mariche? What's up guys? Prohens here and welcome to our hashtag TikTok Reflections. Balik tayo sa question natin kanina. Naranasan mo na bang ma-reject? Takot ka bang ma-reject ng ibang tao? If you have experienced rejection many times and big time, just like yours truly, huwag ka mag-alala. Maliban sa ating dalawa, hindi tayo nag-iisa o nagdadalawa. Tama ba? Alam mo ba na ang Panginoong Jesus o si Lord mismo, according to the Bible, ay ilang beses nireject? Una, from his birth. Makikita po natin sa Luke chapter 2 verse 7 na kung saan ang Panginoong Jesus ay nalalapit ng ipanganak at ang mag-asawang Jose at Maria ay naghahanap ng matuluyan dahil malapit na ang ipanganak ng Panginoong Jesus. Ngunit walang nagpatuloy sa kanila kahit na emergency. Buhay at kamatayan ang pinag-uusapan dito when it comes to panganganak, di ba? Walang nagpatuloy sa kanila. Pangalawa, yung ebanghelyo po natin ngayon na kung saan ang Panginoong Jesus ay nireject ng kanya pong mga sariling kababayan sa Nazareth. Ito po yung matatagpuan sa Luke chapter 13, verse 53 up to 58. At hubutin po natin yung verse 57. Ang sabi po, at ayaw nilang kilalanin siya, ang Panginoong Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. Ang sakit pa nito, sarili niyang kababayan, sarili niyang mga kabarangay, mga taong nasa paligid niya simula nung siya po ay bata pa. Yun pa po yung hindi naniwala sa kanya because they only see the ordinary. Ang nila nakikita that there is something more about Jesus. Ano nangyari? Hindi nakagawa ang Panginoong Jesus ng mga himala sa lugar kong yun. Meron pa. Sa Gospel ni John chapter 6, nung sinabi niya po, I am the bread of life. Hindi kayang tanggapin ng mga tao ang katuruan kong ito. Kasi nga, hello, kakainin ka namin? Pagkain ka? Hindi nila naunawaan, hindi nila natanggap. Kaya sa kabila ng mga himala, sa kabila ng kanila pong pakikinabang sa mga himala ng Panginoong Jesus, umalis pa rin sila. Nireject pa rin nila ang Panginoon. And of course, alam po natin lahat ito hanggang sa krus. Marami pa rin nagreject sa kanya. Yung nga dalawang kriminal sa magkabilang gilid ng Panginoong Jesus. Yung isa po doon, nireject pa siya, mamamatay na lang. At di pa natatapos yun hanggang sa muling pagkabuhay. Marami pa rin hindi tumatanggap sa Panginoon Jesus. And up to this day, marami pa rin hindi tumatanggap sa kanya. Kaya hindi ka nag-iisa o hindi tayo nag-iisa. Isa pang dapat natin tandaan ay kung alam mo na hindi ka nag-iisa at alam mo na na ang Panginoong Jesus ay nireject din katulad mo, mas matindi pa nga. Simulan mong gawin siyang supreme model ng iyong buhay. Simulan mo lang subaybayan ang kanya pong talambuhay sa pamagitan ng pagbabasa ng Ebanghelyo, pakikinig ng kanyang salita, at sa pamagitan ng pananalangin, paglapit sa kanya at pananalangin. Para malaman po natin kung anong sikreto laban sa pagkalugmok natin when we experience rejection. At higit sa lahat, simulan mo rin, start believing that you are special in the eyes of God. Sa mata ng iba, you will never be enough because you cannot please everyone, you cannot please everybody. Pero para kay Lord, you are amazing. Siguro, kumakanta si Lord eh, ganito. When I see your face, there's not a thing that I would change. My child, you're amazing, just the way you are. Kung hindi ka papasa sa standard ng ibang tao at gusto nila baguhin ka ng baguhin ng baguhin, kay Lord, kapag nasa kanya ka at malalaman po natin yung bagay na hindi nakikita ng iba at hindi mo nakikita sa sarili mo, kaya palitawin ng Diyos. Because there is something unique within you, there is something great within you, lalo na kapag ang buhay po natin ay nakatalaga sa Panginoong Jesus. Alangin ko na anumang nararanasan po natin rejection sa buhay, sa bawat sandali ng buhay mo, makita mo ang kahalagahan mo sa paningin ng Diyos. Maraming salamat dahil tinapos mo ang video ito. Give this video a like, share, at kung bago ka po dito, subscribe ka na rin and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa mga videos. Hanggang sa muli, Shalom, peace!